Samahan nyo kami magluto ng paborito nating Tokwa sisig with atay balunan ng manok. Simulan natin tulutuin. Sobrang sarap nito. Sarap talaga maging Pinoy. For today's recipe, ang sisay namin sa inyo is napakasimple at napakasarap na Tokwa sisig with atay balunan ng manok. Napakasimple lang nitong lutuin, kaya siguradong magugustuhan nyo to. So habang pinaiinit pa natin ang ating mantika, ito yung mga ingredients na gamitin natin. Ilalagay ko dito. So ayan. So yun yung mga ingredients na gagamitin natin. So pinaka first step na gagawin natin dito is medyo marami tayong mantika. Dahil ang gagawin natin ngayon is ipiprito muna natin ang tokwa. So kailangan muna natin iprito ang tokwa. And make sure na ang mantika is sobrang init bago nyo ilagay ang tokwa, para hindi ito masyadong manikit at para maluto ito ng maganda. Medyo anahin natin itong isa. So ayan. Ngayon naman, hayaan muna natin ito na ma-prito. Yung tamang prito lang, hindi naman masyadong sunog na sunog. So guys, na-prito na namin ang tokwa. Napakaganda ng pagkakaprito. Gantong kulay, golden brown, tamang-tama ito. Gagawin naman natin, next step, aside muna natin itong tokwa. Then next step na gagawin natin dito, same mantika, pero nagbawas kami ng konting mantika para hindi naman masyadong marami. Then, igisa muna natin ang bawang. At maglagay tayo ng konting sibuyas, dahil mamaya yung ibang sibuyas saka natin ilalagay. Ayan. And then next step na gagawin natin dito, ilagay na natin kaagad ang atay ng manok. So ang ginawa namin sa atay balunan ng manok, sinakuluan na namin ito. Pagkalagay ng atay ng manok, hayaan muna natin ito na ganyan para lumasang maililito sa mantika. Then saka natin ilalagay ang balunan ng manok at igisa-gisa muna natin ito. Ayan. Kahit napakuluan na yan, kailangan pa natin igisa ng bahagya para kahit paano magkaroon ito ng konting crispiness. So hindi naman ito lulutong ng todo dahil ito ay balunan ng manok. So yan, sunod-sunod na sisig yung niluluto namin kasi talaga namang napakasarap. And then medyo i-reduce na natin ang apoy. Gawin na natin itong medium heat. Dahil kanina malakas ang apoy na nagpiprito tayo ng tokwa. Ayan. So kung napapansin nyo, umimpis yung ating balunan ng manok. Napakaganda. At habang ginigisa natin ito, maglagay tayo dito ng mga konting pampalasa katulad ng sili, labuyo, ito naman yung green chili, siling haba o siling pansigang, at maglagay tayo ng dahon ng sibuyas. Mamaya maglalagay pa ulit tayo. Paglagay natin yan, haluin natin ito kaagad. Kaya natin nilagay kaagad ng sili sa kadahon ng sibuyas para talab na kaagad yung anghang. Then next step na gagawin natin dito, lagay na natin ang tokwa. Ngayon maglagay tayo ng toyo. Konting toyo lalagay ko dito at 2 tablespoons. At saka suka. Yung suka naman 1 tablespoon. At maglagay tayo ng kalamansi.
haluin. Ngayon naman pwede natin ilagay yung iba pang mga ingredients, sige ang chili, saka yung chili yung pansigang, chili yung haba, saka ako ng sibuyas. Luto na ito. Next na gagawin natin dito, i-aside muna natin ito, ilagay natin sa malinis na lalagyanan. Mag-uwi nga pala natin ito ilagay sa plato. Lagyan muna natin ito ng paminta. Saka asin. So, mag-uwi ito lang hindi malagyan. Ilagay na natin ito sa tindan. Wala kasi kami sisig plate.